dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. YouTube, si Papa Dudut po ito. Huwag kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at manood ng ating mga personal vlogs. May mga comedy, may mga challenges at mga personal vlogs na pwede ninyong panoodin aside from listening sa ating Papa Dudut Stories. Huwag kakalimutan, subscribe na! Naranasan mo na bang magmahal ng labis sa isang taong bawal mahalin? Pareho ang tinitibok ng inyong mga puso, pero sa kabila ng pag-iibigan na inyong nararamdaman sa bawat isa, paano mo ito panghahawakan at ipagpapatuloy kung bawal naman? Dear Papa Dudut, Sabado na at tulad ng dati, tirik na ang araw, kaya late na akong bumangon. Wala nang paso kaya naman sinusulit ko na lamang ang pagkakataong humilata. Bango na, gising na Ate Kate. Malakas sa sigaw ng bunso naming si Sarah. 10 taong gulang halos ang tanda ko sa kanya. At kahit magkaiba kami ng ina, ay magkamukha naman kaming dalawa. Pareho kaming maganda Papa Dudut. Kaya naman hindi ko magawang magalit sa kanya kahit pa nangiistorbo si bunso. Sarah, inaantok pa si ate eh. Pwede bang mamaya mo na lang akong istorbuhin? Nakapikit at naiinis na sabi ko noon kay Sarah. Sige po ate, pero pinare-remind lang ni Papa na ligpitin mo na yung mga gamit mo sa lumang kabinet. Ako na raw ang gagamit niyan. Ipapaayos sa carpenter. Okay baby sis, sleep na muna ulit si ate ha. Balik ka na lang mamaya, okay? Malambing na sabi ko naman sa kanya. Sinubukan ko pang pumikit ng makailang beses Papa Dudut, pero hindi na ako makakatulog. O sige, lumipat ka na lang sa akin batang makulit. Ganting pangungulit ko naman kay little sister na hindi pa pala umaalis noon sa aking kwarto. Ha ha ha, stop na Ate Kate, hindi na po ako makahinga. Natatawang sabi niya sa akin habang kumakawala sa pagkakayakap ko ng mahigpit sa kanya. Ganon kaming dalawa Papa Dudut, hindi nawawala ang isang araw na hindi kami magtatawanan at maglalambingan man lang. Bagamat malayo ang agwat ng edad namin ni Sarah, ay hindi pa rin ito naging hadlang para maging close kaming dalawa. Hindi mo nga aakalain Papa Dudut na half-sister ko lamang siya, dahil buo naman ang pagmamahal namin para sa isa't isa. Cute na cute ni Sarah dahil sa kanyang mabibilog na pisngi. Mapula din ang kanyang mga labi at mas lalong naging maganda, like me, dahil sa mistisang kulay ng kanyang balat. Salamat ate! I love you. I love you too, my baby sister. Tugon ko naman sa kanya, sabay halik sa kanyang cute na cute at mapulang pisngi dahil sa kakatawa. Oras na para harapin ko ang sangkatermang kalat ng kabinet ko, Papa Dudut. Sinimulan ko munang planuhin kung saan ko muna ilalagay ang mga luma kong damit. Tulad ng bilin ni Papa, kailangan kong suriing mabuti ang mga luma kong damit. Gusto kasing i-donate ni Papa ang mga napaglumaan at napagliitan kong mga damit. Total ay hindi na rin naman daw nasa uso kaya pihadong hindi susuotin ni Sarah. Gusto kong tumulong sa mga nangangailangan at ibigay ang mga napaglumaan ko. Pero may kung anong dahilan, Papa Dudut, kung bakit ayaw ko itong basta-basta na lamang ipamigay. Kay Mama galing ang ilan sa mga napagliitan ko. Ah, eto na lang ang idodonate ko.
Kaya lang si mama ang bumili nito. Bulong ko sa sarili ko habang hawak-hawak ang isang pirasong shirt na pangbata. Etong kulay puting dress, sinuot ko ito noong 10th birthday ko. Si mama din ang nagbigay nito sa akin. Hay! Ang dami namang alaala sa mga lumang damit ko pa lang. Pikit mata at kahit pa puno ng alaala ang mga lumang damit na yon, ay nagpatuloy na lamang ako sa pagbubukod ng mga damit ko na pwede nang ikahon na siya ring ipapadala namin sa bahay ampunan. At ang ibang magaganda pa syempre para kay Sarah. Halos wala nang laman ang cabinet ko nang may isang papel ang bumagsak sa lapag. Mula sa pinakamataas na sulong yon ang galing. Sa pagsilip ko sa papel ay isang sobre ang nakita ko. May lumang sulat at isang larawan. Dali-dali ko itong pinulot para makita ang larawan. Si mama karga ang isang maliit na batang babae. Walang iba kundi ako. Parang naka-automatic timer papadudot na unti-unti na akong naluluha sa larawang aking nakita. Akala ko kasi sanay na akong wala si mama sa haba ng panahon na hindi kami magkapiling. Pero hindi pa rin pala. Nagbalik muli ang mga alaala sa panahong kami ay magkasama. Kung paano niya ako hawakan, kausapin, amuyin at patawanin bilang aming lambingan. Ang laki-laki mo na anak. I love you baby Kate. I love you too mama. Nais ko lang alalahanin ang mga magagandang alaala kay mama. Pero hindi yon nangyari. Mas nanaig pa rin ang malungkot na alaala ko sa kanya. Yon ang mga panahong naghiwalay sila mama at papa. Narinig ko mula sa aking silid ang usapan ng mga kapatid ni papa. Hindi ko naman masisisi si Ate Clara kung bakit niya iniwan si kuya. Wala siyang natikmang magandang buhay sa kapatid natin. Puro pagtitiis. Kahit ako, mahuli ko si kuya sa akto ng bababae, baka napatay ko pa siya. Oo nga Kahit kapatid natin siya, hindi ko siya kakampihan sa ginawa niya sa asawa niya. Nakakaawa lang na kailangang maiwan si Kate kay kuya. Hindi kasi matanggap ng amang inchik ni Clara ang anak nitong babae. Balita ko, tinanggap lang muli si Clara ng pamilya niya sa kondisyong siya lang ang babalik. Iba ring mag-isip ang matandang ama ni Clara. Masyadong konserbatibo. Ayaw sa panganay na babae. Paano yan? Kakayanin ba ni kuya magpalaki kay Kate? Siguro kung magbabago si kuya. At habang hindi pa nangyayari yon, tayo muna ang tatayong magulang ni Kate. Mabuti na lang at hindi nakatali sa kasal si Ate Carol kay kuya. Mahabang paliwanag ng isa sa mga tiyahing ko sa side ng aking ama. Bagamat musmos at 8 taong gulang pa lamang ako noon, Papa Dudut, ay malinaw ko pa ring nauunawaan ang lahat. Masakit na masakit sa pakiramdam at hindi ko maiwasang hindi magtampo sa aking sariling mama sapagkat nagawa niya akong iwanan sa piling noon ng irresponsableng si Papa. Maganda, maliit ang mukha at chinita at may matangos na ilong. Yan ang paglalarawan sa akin ng ilan sa mga naging kaibigan ko noong nag-aaral pa lamang ako sa high school at sa kolehiyo. Kaya naman lagi akong laman ng mga beauty contest, bagay na sinusuportahan naman ng aking Tita Emma, na noon pa lang ay kasintahan ni Papa. Mabait si Tita Emma bagamat hindi niya ako tunay na anak, ay itinuring niya akong sa kanya. Kalaunan ay mapapakasal din siya kay Papa, na noon naman ay nagbagong buhay na. Malaki ang binait ni Papa buhat ng iwanan siya ni Mama. Natatandaan ko pa nga na ilang buwan buhat ng kanilang paghihiwalay. Kung paano si Papa naglumuhod sa aming munting altar sa paghingi nito ng tawad sa Diyos
at pakikiusap din kay Mama Mary. Napabalikin lang sa buhay niya si Mama ay nangangako siya na tuluyan na siyang magbabago. Panginoon, hindi ko na po sasaktan at lolokohin si Clara. Papalikin niyo lang po sa akin ang mahal kong asawa. Sayang, hindi na napagbigyan ng langit ang kahilingan ng aking ama. Pero nakakatuwang nagbago pa rin si Papa kahit na hindi na bumalik si Mama sa piling niya. Siguro nga ay may ibang plano sa kanya si Mama Mary, sapagkat si Tita Emma naman ang ibinigay sa kanya ng langit. Nag-focus na lamang noon si Papa sa pagpapalaki sa akin, hanggang sa makilala nga niya si Tita Emma sa isang bingguhan sa aming barangay. Dayo noon si Tita Emma at anak ng isang peryante. Para ding naka-jackpot si Papa nung ibinigay ni Tita Emma ang pag-asa sa kanya na maligawan siya. Lucky charm kita-kita. Baka magka-love life na si Papa, anak. Mga 12 years old ako noon nang makita kong kiligin sa unang pagkakataon ang aking ama dahil kay Tita Emma. Buhat noon ay hindi na tumigil si Papa sa panliligaw kay Tita Emma. At yun nga, hindi naman sila nahirapang magpakasal dahil nga sa hindi naman nakasal si Mama kay Papa. Kaya wala silang naging problema pagdating sa legalidad ng kanilang gagawing pagsasama. Sa aking paglaki, si Tita Emma na ang naging gabay ko sa lahat ng bagay. Para akong nagkaroon ng pangalawang ina sa katauhan niya. Neto na lang din kasi nang nagkaroon sila ng sarili nilang anak na papangalanan naming Sarah. Kasikatan kasi noon ni Sarah ang munting prinsesa ng pinanganak ang bunso namin. Nanonood kami noon sa TV na naging paborito namin si Sarah. Bilang batang inaape, bagamat siya rin pala ang nag-iisang tagapagmana ng mahal na duke. Nakakaawa si Sarah sa kwento at tandang-tanda ko pa noon kung paano ko iyakan ang panonood sa kanya. Lalo na kapag inaapi na siya ni Miss Minchin. Pero wala pala yon sa aming mga mararanasan. Nang kami naman ng aming pamilya ang sinubok ng isang trahedya sa totoong buhay. Na-diagnose si Tita Emma sa pagkakaroon niya ng leukemia. Ayon sa usap-usapan ng ilan sa mga matatanda sa aming lugar, sakit mayaman daw ang dumapo kay Tita Emma. Ilang buwan mula nang malaman namin ang sakit niya, ay pumanaw din si Tita Emma. Ako na yata, Papa Dudut, ang may pinakamalakas na pag-iyak at ang may pinakamaraming luha noong panahong pinagluluksa namin ang pagkamatay ni Tita Emma. Ang babaeng hindi ko naman kadugo pero higit pa sa pagiging anak ang naging turing niya sa akin. Ipinapangako ko po na aalagaan ko pong mabuti si Sarah. Tulad po ng ginawa ninyong pag-aalaga sa akin. Pagsusumpa ko noon sa harap ng kabaong ni Tita Emma. Isa rin si Papa sa mga labis na naapektuhan sa pagkamatay ng Tita Emma ko. Dumating pa nga sa puntong hindi na ito kumakain at natutulog sa tamang oras. Pero tulad ng dati ay nakitaan ko ng lakas ng loob si Papa. Sa mga gabi-gabi nitong pagdarasal sa aming maliit na altar. Isang linggo ding nakatabi ang abo ng Tita Emma sa aming bahay pero dahil na rin sa pagpapayo ng ilan naming kapitbahay na ilipat na rin ito sa kolumbaryo. Hindi matatahimik ang kaluluwa ng asawa mo, Densyo, kung hindi mo ito aalisin sa loob ng inyong tahanan. Ayon pa sa mga matatanda naming kapitbahay, mas mainam daw na isaboy na lamang namin ang abo sa lugar na mapayapa o sa kolumbaryo. Basta huwag lang daw sa loob ng bahay. Akala ko pa noon ay mawawala ng bait si Papa dahil hindi na ito halos tumayo sa pagkakaluhod sa maliit naming altar. Pero ilang linggo lang ang lumipas ay nagbalik na siya sa dati at mas bumait pa sa amin. Linggo-linggo na rin itong laman ng simbahan. Ayon pa kay Papa ay panata na daw niya ang pagsisimba
nang sa ganon ay makahingi ng tawad sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga naging kasalanan noon. Dahil sa gastusin namin noon sa pagpapagamot kay Tita Emma ay napilitan akong huminto sa aking pag-aaral. Sumubok akong mag-apply ng trabaho at maswerte namang natanggap sa isang malaking flower shop. Florist ang kinabagsakan ko. Bagamat wala akong background sa pag-aalaga ng mga bulaklak, ay pinilit kong matuto at mahalin ang aking naging trabaho. Madalas pa nga ako noong mag-research sa internet ng mga tamang paraan ng pagpapahaba ng buhay ng mga bulaklak. Nakakatuwa ding manood sa YouTube ng mga makabagong paraan ng pag-arrange ng bulaklak na pihadong magugustuhan ng aming mga kliyente. Sa shop ay naging kaklose ko si Aldwin, senior florist namin, na dating nagtrabaho sa Dubai bilang florist din. Nakakatuwa siya at marami siyang kwento at hindi nawawala ng katatawanan sa shop tuwing nariyan siya. O nakita mo yung lalaking huling nagpagawa ng bulaklak? O bakit naman? May naisip ka na naman. Hindi mo ba nakita yung malaking black eye sa mukha niya? Takpan man niya ng malaking shades, kitang kita pa rin, no? Kaya siguro nagpapagawa sa atin ng bulaklak para may pang peace offering sa jowang nahuli siya sa kalokohan niya. Natatawang paliwanag nito. Kaloka ka talaga, Kuya Aldwin. Sa bagay, may point ka. Mas sweet sana kung bibigyan ka ng bulaklak dahil mahal ka. At hindi lang dahil sa may kasalanan kang nagawa. Oh, speaking of sweet, ayan na si Mr. Sweet mo, ang sabi ni Kuya Aldwin. Kasunod ng pagtuturo, gamit ang kanyang humahabang nguso sa lalaking papalapit na sa shop namin. Walang iba kundi si Mr. Miggs, bachelor, anak mayaman at isang businessman si Miggs. Bukod pa sa pagiging guwapo at sweet nito, ay talaga namang wala ka nang hahanapin pa. Complete package, ika nga. Hindi ko makakalimutan kung paano kami nagkakilala. Valentine's Day noong nakaraang taon nang nagpagawa siya sa akin ng bouquet of red roses. Ang swerte naman po sir ng pagbibigyan ninyo. Para sa tita ko yan, sagot naman ni Migs kasabay ng matamis ng ngiti nito sa akin. Itong isang bouquet of red roses kukunin ko na rin. Siguro po para sa GF niya yan sir, no? Pag-uusisa ko. No, actually, yan naman is para sa'yo. Ang sabi niya na may sobrang sweet at laking smile sa akin. Hindi ako makapaniwala noon, Papa Dudut, kung sa anong paraan at paano ako niligawan ni Migs. Bumili siya ng mga bulaklak sa shop namin at sa akin din pala niya ibibigay. Ganon ka-sweet si Migs, ang lalaking kalaunan ay naging boyfriend ko. Naging malungkot ako noong mga nakaraang taon, Papa Dudut, sapagkat sariwa pa rin sa akin ang pagkamatay ni Tita Emma. Bagay na labis kong pinagdaramdam. Mabuti na lamang at nagkatagpo ang landas namin ni Migs. Sa kanya ko kasi naramdaman ang tunay na pagmamahal sa kabila ng kalagayan ko sa buhay. Hindi naman kami mayaman pero hindi naging hadlang yon para hindi niya ako mahalin. Filipino-Chinese si Migs, pero hindi siya nag-alinlangan na pagbuhusan ako ng panahon na makilala at mahalin. Sabi nga sa mga dramang napapanood ko sa sine, ang mayamang Chinese ay para lamang sa mayaman ding Chinese. At kailanman ay imposible na magkagusto sa isang mahirap na katulad ko. Ako, Filipino-Chinese din naman ako kung tutuusin. Pero sa lahat ng Chinese, ako na yata ang pinakamahirap. Migs, mahal, bakit yata napaagang punta mo sa shop? Nakangiting salubong ko sa kanya, sabay halik dito. Oo nga eh, sinadya ko talaga babe, kasi may maganda akong balita sa'yo. Magkakaroon ng party sa isang hotel sa Manila si Lolo. Birthday ni Lolo, and ipapakilala na rin kita sa kanya. At sa mga relatives ko, lalong-lalo na kay tita. Nakasmile pa rin siya habang sinasabi ito. Hindi ko akalain, Papa Dudut, kung matutuwa nga ba ako sa mga narinig ko o matatakot.
First time ko kasing makikita ang pamilya niya. Isa pa ay hindi naman ako mayaman at baka ma-out of place lamang ako sa birthday party na pupuntahan namin. Sana pumayag ka, Kate. Ah eh, oo naman. Wala naman akong choice at ayaw kong magtampo sa akin si Migs. Kaya nag-oo na lamang ako sa kanya. Good! Nakaready na ang lahat. Oo mo na lang talaga ang hinihintay ko. Nga pala, babe. Advance happy first anniversary. I love you. Dahan-dahan niyang pagsasabi sa akin, kasunod ng isang matamis na kiss. Halos magwala si Kuya Aldwin, ang senior florist namin sa kilig, at inggit nang makitang hinalikan pa ako ni Migs. O siya, pwede ka nang mag-out ng maaga. Ako nang bahala dito. Salamat, Kuya. Sige na, at baka magbago pa ang isip ko. Mamamatay ako sa inggit eh. Natatawang sabi pa ni Kuya Aldwin. That day ay sinulit ko ang pagkakataon na maging masaya kaming dalawa ni Migs. Ilang araw na lamang at anniversary na namin. Sino nga bang mag-aakala na magiging matatag ang relasyon namin at aabot kami ng isang taon? I'm very excited sa party, Kate. Matagal na kitang ikinukwento sa kanila. At ngayong nasa Pilipinas na si Tita, pagkakataon na rin natin na makilala ka niya. Siya na rin kasi ang tumayo kong magulang mula nang mamatay ang mga parents ko sa aksidente. Ang titang tinutukoy ni Migs ay ang umano ay Tita Kenya, na hindi na nakapag-asawa pa dahil sa mapait na mga naranasan nito nang nakipag-boyfriend siya. Ang alam ko, you and me against the world ang peg nito noong pinaglaban niyang lalaki kay Lolo. Pero sa bandang huli, Lolo ko hindi pala siya ng lalaking pinaglaban niya. Kaya daw mula sa mapait na sinapit nito sa pag-ibig ay ginugol na lamang nito ang sarili sa pag-aalaga kay Migs at hindi na raw muli pang nag-asawa. Sa totoo lang, she's very excited to see you, babe. Lahat ng tungkol sa'yo sinabi ko na. And she has nothing against you. Excited pa nga siyang makapag-usap kayo eh, kasi may kapangalan ka daw na naging malapit sa kanya. Baka hassle, Migs, ha? Alam mo naman ang status ng pamumuhay namin, hindi ba? Naku, don't worry, hindi ganun si Tita Kay. Hindi siya tumitingin sa status ng buhay ng iba. Ang mahalaga sa kanya, ang nilalaman ng puso mo. Remember the past relationship na meron siya nang na-inlove siya sa isang mahirap lang? Halos itakwil na siya noon ni Lolo, pero pinili pa rin niyang tumira sa piling ng lalaking minahal niya. Kahit mahirap lang yun. Yun nga lang, eh nagawa pa rin siyang lokohin ng lalaki. Mahabang paliwanag sa akin ni Migs. O siya, after nating kumain, manonood pa tayo ng movie. Happy anniversary, babe. Thank you sa pagmamahal, Migs. You're the sweetest gift I ever had. Ang sabi ko naman sa kanya. Bukas na yun, ha? Ako mismo ang susundo sa'yo. Pero Migs, anong isusuot ko? Ako nang bahala. Naipadala ko na sa inyo kaninang umaga ang mga kakailanganin mo sa party. Ha? As in, lahat na ready mo na? Oo naman, kailangan ko pa ng tulong ng pinsan mo at mga kaibigan kong designer para lang makapili kami ng babagay na party dress para sa'yo. Pero don't worry, hindi naman kami nahirapang pumili ng para sa'yo kasi kahit naman siguro basahan ang ipasuot ko sa'yo, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa lahat. Hi na ko, Migs, matagal na kitang sinagot pero palagi mo pa rin akong binobola. Nakangiting sabi ko sa kanya, sabay pisil sa matangos nitong ilong. Hindi naman kita binobola eh. Totoo naman na maganda ka. Hindi naman ako pipili ng pangit. Natatawang sagot naman ni Migs sa akin. Puro ka kalokohan. Pero sa totoo, kinakabahan ako, Migs, sa party. Don't worry, Kate. Wala ka dapat ipag-alala. Magugustuhan ka nila. Lalo na si Tita Kay. Basta be natural and be yourself. Maagang natapos ang dinner date namin ni Migs.
Sinadya namin yon nang sa ganon ay makapagpahinga daw kami ng maaga para sa party na gagawin bukas ng gabi. You need to rest para mas maganda ka bukas. I love you, Kate. Good night. Mga huling salita sa akin ni Migs bago ito nagpaalam. Ako naman ay papanhik na sa mahabang hagdanan na nakapwesto sa labas ng aming bahay papunta sa second floor. Sa pagbubukas ko ng pintuan ay agad na bumungad sa akin ang mga pinsan ko. Nakasilip pa nga si Ate Cheryl sa bintana, hoping na makita pa niya noon ang nakaalis ng si Mix. Si Ate Shine naman ay malaki ang salubong ng ngiti sa akin. Kasama din nila noon si Sarah. Sila ang mga pinsan kong ubod ng kulit, kikay at parang mga bakla kong kumilos at magsalita. Pero syempre mga kamag-anak ko, kaya naman pare-pareho ding mga magaganda. Mga malas nga lang pagdating sa pag-ibig. Wala kasing nagtatagal na mga boyfriend ang mga ito. At kadalasan ay nagiging biktima din ng mga ex nilang naging mapagsamantala. Meron pa ngang napakulong si Ate Cheryl sa mga ito nang pinagnakawan ng isa sa mga naging ex niya. Uy bakla, balitaan mo naman kami ha. Anniversary niyo pala ngayon ni Migs, hindi ka man lang nag-invite. Ate Shine, Ate Cheryl, kung sinama ko kayo sa date namin, eh naging reunion na lang natin yun. Nakakahiya naman kay Migs. Isa pa, special day namin yun kanina, kaya kailangan kaming dalawa lang. Eh ano namang regalo sa'yo? Eto, kasabay noon ay ang paglalahad ko sa kanila sa aking kamay na may nakasuot na bagong bracelet. Wow! Ang sweet naman! Mukhang mamahalin ah. Bagay na bagay sa'yo, Kate. Sana naman makahanap din ako ng jowang magbibigay sa akin ng ganyang kagandang regalo. May kapatid ba yan si Migs? Kinikilig at natatawang sabi ni Ate Cheryl sa akin. Meron, pero kasing edad ni Sarah, natatawang sagot ko sa kanya. Sa totoo lang mga ate, kahit wala naman talaga itong magagarang regalo niya sa akin ay okay lang. Ang mahalaga, nagmamahalan kaming dalawa. Bonus na lang din siguro yung pagiging generous niya. Pero again, kahit pa mahirap lang si Migs, siya pa rin ang pipiliin ko kasi mabait siya at mapagmahal. Ah basta, ang alam ko, marami pang bago sa'yo. Ate, sino namang matabing dila ang nagsabi sa'yo niyan? Tanong ko sa kanila. Ayun o, sabay turo kay Sarah. Ikaw talaga baby Sarah, ano mga stories mo sa mga ate ha? Huwag nga kayo nagpapaniwala sa kwento ng maliit na batang yan. Natatawang sabi ko sa kanila. Nako ha, hindi mo na pwedeng ipagkaila. Sabay abot sa akin ang isang malaking puting kahon ni Ate Cheryl. May mga nakipag-usap pa sa amin para lang maihanda ang regalong yan sa'yo. Nakita ko namang nakamasid na para bang excited na naghihintay si Ate Shine sa pagbubukas ko ng kahon na inabot nila. O ano nang gagawin natin dyan? Kanina pa kami naghihintay sa'yo para makibalita sa natanggap mong package. Ano na kayang itsura niyan? Kate ha, ako ang nagsuggest ng mga designs niyan ha. Ano kayang laman niyan? Pag-uusisa pa ni Ate Shine na akala mo'y inosente sa nilalaman ng kahon. Hindi pa rin nagbabago ang mga pinsan ko. Sila pa rin ang mga makukulit at mga maintriga kong pinsan. Natatawang sabi ko noon sa isip ko. Noon naman ay nagsimula na akong mamula dahil sa hiya. Ang sabi nitong si Bulilit, meron ka daw boyfriend. Yung Migs na nakapangalan dyan sa package mo, hindi ba? Ano kayang laman yan? Super excited na sabi sa akin ni Ate Shine. O sige mga ate, silipin na natin kung ano ang laman ng mahiwagang puting kahon. Ang sabi ko, sabay dahan-dahan sa pagbubukas nito. Sa totoo lang ay alam ko naman talaga ang laman. Tulad ng sinabi ni Migs sa akin kanina, inihanda na niya ang lahat na mga kakailanganin ko para sa party. Pero sa kung ano ang itsura, hindi pa ako nakakasigurado para doon. Wow! Sabay-sabay na komento at reaksyon ng mga tao sa bahay.
maging ang bulilit na si Sarah ay napapalakpak pa. Ate, ang ganda ng dress mo, para kang princess, natutuwang sabi sa akin ni Sarah noon. Hindi ko ini-expect, Papa Dudut, na mas bongga pa pala ang dress sa inaakala ko. Halatang bago sa maputi nitong kulay. Kumikinang pa sa mga nakadikit nitong diamante. Hindi ako makapaniwala sa sobrang ganda nito at bihadong mahal ito. Sobrang elegante ng dress. Nakalagay din sa etiketa ang pangalan ng gumawa, isang sikat na designer ng mga artista. Ilang segundo pa lang buhat ng buksan namin ang kahon ay nagring na ang CP ko. Migs calling. Shh! Mga ate! Huwag kayong maingay, tumatawag si Migs. Hope you like it, bungad na pagbati sa akin ni Migs sa kabilang linya. I love it. I love you, pero kinakabahan talaga ako para bukas eh. Don't worry babe, hindi naman kita ilalagay sa alanganin. Akong bahala sa'yo. Paglalambing pa niya sa akin para pakalmahin ako. Kapag may problema sa isusuot mo, just call me or text, okay? I love you. Bye. I love you too. Bye. Pagkababa ako ng cellphone ay parang may kung anong gulong naghari sa loob ng aming bahay. Hiyawan at sigawan ang mga pinsang ko na animoy hinihimatay pa sa sobrang kilig na nararamdaman nila. Wow! Ang sweet naman! Kailangan talagang manginggit. Namimiss ko tuloy yung jowa ko. Parungit ni Ate Cheryl sa akin. Hello, yung shota mong walang ginawa kundi ang manghingi sa'yo. Pambabara naman sa kanya ni Ate Shine. Nagsalita naman yung masaya sa piling ng kanyang jowang manyak. E ilang beses na bang nabaranggay ang jowa mo? E buti sana ate kung ikaw ang nagre-reklamo eh. Pero sa ibang babae pa niya ginagawa yung kamanyakan niya. Mga ate, nakatingin si Bagets. Ang sabi ko upang awatin sila sabay turo kay Sarah. O siya. Basta pasensya ka na kung makulit kaming dalawa ha. Dito pa kaming dalawa nag-aaway. Masaya lang kami para sa'yo insan kasi may Migs ka na. Kilig na sabi sa akin ni Ate Cheryl. Payakap nga. Sunod na sabi niya, and this time ay kaming tatlong magpipinsa na ang magkakayakap. Ate Cheryl and Ate Shine, feeling ko tuloy mag-aasawa na ako eh. Natatawang sabi ko sa kanila. Naging maganda ang lapat ng party dress na pinagawa sa akin ni Migs. Pati ang kulay nito na makinang dahil sa mga palamuting nakadikit dito, samahan mo pa ng magarang sapatos na may mataas na takong. At ng magarang bag na paglalagyan ng mga personal kong gamit na pampaganda. Bagamat simple lang daw umano ang birthday party na pupuntahan naming dalawa ni Migs, hindi naman yon mahahalata sa kung gaano kaing grande ang pinapasuot niya sa aking dress. Sa paglabas ko ng kwarto para makita mismo ng mga pinsan ko ang aking kasuotan, ay labis ang naging galak nila. Bagay na bagay sa'yo, perfect! After ng event, pahiramin mo ko niyan ha? Pwede kong ipangrampa sa mga beauty contest, havey na havey! Papuri ni Ate Shine sa akin with matching pagtaas pa ng kamay. Pakiramdam ko tuloy ay nasa press con ako kung paano ako picture ng mga pinsan ko at syempre hindi mawawala ang pagsiselfie. Project ka lang dun ha, hindi naman halatang mahirap lang tayo eh dahil sa outfit mo pinsan. Kaya relax ka lang sa mga relatives ni Migs. Kapag in English ka, sumagot ka din ng English. Natatawang bilin pa nila sa akin. Hindi ko talaga ini-expect na magiging ganito kaing grande ang kasuotan ko. Kinaumagahan ay nakita ko si Papa habang nag-aayos ng ilan sa mga personal na gamit niya. Pa, mukhang madami pa yung binababa mo ah. Need help? Naku anak, hindi na, kayang-kaya ko na ito. Mga lumang gamit lang ito ng mama mo. Nakita kong nasisira na kasi ang mga kahon na pinagtabihan ko eh. Etong isa mukhang natuluan na ng patak ng ulan. Gusto ko sanang linisin at isalba pa. Nagpakuha na rin ako ng mga bagong kahon na pwede kong paglipatan para hindi naman maalikabukan.
pa? Kasunod ng pagtawag ko sa kanya ay ang paghawa ko sa kanyang balikat. Anak, wala na ang tita Emma mo. Kaya hindi naman sigurong masamang umasa, hindi ba? Ang mama mo buhay pa siya. Gusto ko naman sakaling bumalik siya, makita niyang iningatan ko mga personal niyang gamit. Hindi man magsalita pa ng ibang detalya si Papa, pero malinaw ang kanyang mensahe. Mahal pa rin niya si Mama at umaasa siya na balang araw ay magbabalik pa ito sa piling namin at mabubuo pa rin ang aming pamilya. Naging organisado si Papa sa mga gamit ni Mama kahit pa noong naghiwalay silang dalawa. Papa, sakaling magbalik si Mama, tatanggapin mo pa rin ba siya? Tanong ko kay Papa. Oo naman anak, mabilis na sagot ni Papa. Bakit naman hindi? Siya ang mama mo at minahal ko siya noon at hanggang ngayon, eh mahal ko pa rin siya. Isa pa, ako naman ang may kasalanan kung bakit siya umalis sa atin eh. Ngayon, gusto ko na sa kanyang pagbabalik eh malaman niyang nagbago na ako. At handa akong bumawi sa lahat ng aking mga naging pagkukulang sa kanya. Paliwanag ni Papa na nakangiti na sa akin. Kate, anak, patawarin mo sana si Papa kung hindi siguro dahil sa akin at sa mga naging kalokohan ko noon, edi sana hindi tayo magkakagulo. Hindi sana tayo iniwan ng mama mo. Malungkot na paliwanag ni Papa sa akin noon. Pa, past is past. Ang mahalaga ay alam mo ang mga naging pagkakamali mo noon at nagawa mong magbago ngayon. Think of this, kung hindi pa rin pala kayo nagkahiwalay ni Mama, edi wala tayong baby Sarah ngayon. Masaya naman ako na meron akong bagong kapatid eh. Kahit pa half sister ko lang siya, eh buo naman ang pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya. Salamat anak sa pagiging maunawain mo. Mula noong maliit ka pa lamang hanggang ngayon, hindi ka marunong magtanim ng sama ng loob sa aming mga magulang mo. Naiiyak na sabi ni Papa noon. Pa, I love you po sa lahat ng pagbabagong ginawa ninyo para sa sarili ninyo. Alam kong ginawa mong magbago hindi lang para bumalik si Mama, kundi para din sa akin. Nagawa niyo akong palakihin ng maayos sa kabila ng kayo lang mag-isang nagtataguyod sa akin kahit na wala si Mama. Pero anak, sana huwag kang magtatampo sa mama mo ha. Yes Papa, hindi po mangyayari yon. Tanda ko pa rin naman kung paano ako inalagaan ni Mama eh. Alam ko na may dahilan ng lahat kung bakit niya piniling lumayo sa atin. God has planned for us, sagot ko kay Papa, kasunod ng mahigpit na yakap sa kanya. Alam ko Papa Dudut na sa pagdaan ng panahon ay nananatiling merong puwang sa puso ni Papa si Mama. Bagamat hindi naging maganda ang simula ng kanilang pagsasama, ay umaasa pa rin si Papa na balang araw ay magkakaroon din sila ng magandang pagtatapos. Parang bata si Papa na nagbabasa ng isang fairy tale book na sana huling bahagi ng kwento ay they live happily ever after. Mag-aalas 6 na ng gabi at paulit-ulit din ako sa pagtingin sa wall clock na nakasabit sa likod ng aming pintuang kahoy. Kinakabahan ako Ate Shine, Ate Cheryl. Ano ka ba? Wala kang dapat ikakaba. Masyado kang maganda at kapug mo ang lahat ng magiging bisita nila. At lalo kang magiging maganda kapag natapos na itong ginagawa namin sa iyong pagbe-makeup. Pagkatapos nito, isusuot na natin itong dress mo ha. Ipadaan natin sa may ipa mo para hindi masira yung makeup mo. Total, disiper naman ito sa likuran. Ate Kate, anong oras po kayo pupuntahan ni Kuya Migs? Pag-uusisa naman ni Sarah. Bago mag 7 PM, baby. Ate, si Kuya Migs nasa baba na po. I saw his car. Ayun po oh. Kasunod ng pagmumuestra nito kung nasaan ang kotse ni Migs. Sabay-sabay kaming napatayo para sumilip sa may bintana.
eksakto naman na nag-ring ang phone ko. Migs calling. Hello babe, kadarating ko lang. Inagahan ko talaga para we have time allowance. Mahirap na, baka maipit tayo sa traffic. Alam mo naman, dadaan pa tayo sa EDSA. Medyo may build up doon. Yes babe, patapos na ako. Punta ka muna dito sa taas para makapag-hi ka sa mga tao dito. O sige, para ipagpaalam na rin kita ng personal sa papa mo. Punta ako dyan after 5 minutes. May haayusan lang ako sa kotse. Huling salita ni Migs bago niya binaba ang telepono niya. Halos hindi magkamayaw sina Ate Cheryl at Ate Shine sa pagmamadaling kunin ng isusuot kong dress. Sila din ang umalalay sa akin para maisuot ito na walang sablay. Ayan, dahan-dahan lang ha. Okay na, okay na. Habang nagkakagulo kaming tatlong magpipinsan ay natatawa naman si Sarah sa amin. Sa wakas ay naisuot ko na rin ang dress. Salamat sa pag-aalalay sa akin ng mga pinsan ko dahil naging maayos naman ang lahat. Elegante pinsan, ang ganda-ganda sa'yo. Para kang anak mayaman sa suot mo. Sino mag-aakalang dito ka lang sa Commonwealth nakatira? Appear! I'm pretty sure laglag ang brief sa'yo ng jowa mo. Ano ka ba? Baka marinig ka ng bata? Pagsusuway ni Ate Cheryl kay Ate Shine. And speaking of jowaers, nandito na ang Prince Charming mo si Migs. Ang turo ni Ate Shine sa lalaking matangkad at gwapong-gwapo sa suot nitong makintab na sapatos at itim na Amerikana. Nakatayo lang si Migs sa tapat ng aming pintuan habang nakangiti. Ako naman ay tumayo na rin sa pagkakaupo sa tapat ng malaking salamin kung saan ako minake-upan. Ang gwapo naman ng escort mo Kate, tukso nila sa akin. Maganda rin naman ang date ko tonight mga pinsan. Sagot naman ni Mig sa papuring narinig niya buhat sa pinsan ko. Ikaw nang bahala sa pinsan namin Mig sa. Pwede mo na rin siyang hindi iuwi dito. Pagbibiro sa kanya ng mga ate ko. Smile lang ang tugon ni Migs sa kanila. I'm happy na naging bagay sa iyo ang dress. Sana nagustuhan mo. Yes, I super like it. Salamat Migs. Ang sabi ko naman sa kanya. Nagpaalam muna ng maayos si Migs kay Papa at sa mga pinsan ko. At nakakatuwang may dala din pala siyang pasalubong kay Sarah na tsokolate. Kaya naman super favorite din siya nito. Marunong si Migs na magbigay ng uwido at maglambing sa pamilya ko, bagay na labis ko namang nagustuhan sa kanya. Pangako tito, iuwi ko po ng buo at ligtas si Kate sa inyo. May tiwala naman ako sa iyo Migs eh. Marami ka lang mabuting napatunayan sa akin. Ang sabi pa ni Papa sabay pagtapik nito sa balikat ni Migs. Si Migs naman ay napangiti na lamang at nagpasalamat kay Papa. Para silang mag best friend, bulong ko sa sarili ko. Sa pagpasok sa loob ng kotse ay nakita kong huminga ng malalim si Migs sabay ng pagngiti nito sa akin. Ready ka na ba? Ako, excited na akong makita kanila. Ang venue ng gagawing party ng lolo ni Migs ay sa isang mamahaling hotel sa Maynila. Traffic ng gabing yon kaya naman habang nagmamaneho ay nagkwentuhan muna kami ni Migs sa daanan. Migs, salamat ha. Para saan? Para sa lahat ng mga kabutihan at pagmamahal mo sa akin. Hindi lang sa akin kundi sa pamilya ko. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa iyo kasi pumayag ka na sumama sa birthday ng lolo. Sagot ni Migs sabay hawak sa aking mga kamay. Parang nanlalamig ka. Kinakabahan ka no? Pagpuna ni Migs nang mahawakan niya ang nanlalamig kong kamay. I'm okay. Konting nervous lang siguro to. Nothing to worry. Sagot ko na lang kay Migs. Kahit na ang totoo ay mas lalo akong kinakabahan. Every time na tinatanong niya ako tungkol sa nararamdaman ko. Kung pwede lang sanang buksan ang pintuan ng kotse niya at mag-walk out na lang ay gagawin ko. Ang sabi ko pa sa sarili ko. Pamilya ng mga mayayaman ang pamilyang pinagmulan ni Migs.
at hindi malayong mangyaring paghanapan ako ng mga ito. Sa isip ko pa nga noon, kahit sunugin ako ng lolo ni Migs ay pihadong hindi ako mag-aamoy pera. At para hindi na lang ako kabahan, ay nakaisip ako ng paraan para hindi na lamang ako maging topic ng aming usapan. Migs, kwento ka naman about your lolo. Hindi ba sabi mo noon super higpit siya sa naging kasintahan ng tita mo? Baka naman hindi niya ako magustuhan, Migs. Alam mo, nagbago na siya. Simula nung mawala si Lola sa buhay niya 5 years ago dahil sa cancer, pinaglaban nila ang buhay ni Lola, pero kahit pa milyon ang naubos ni Lolo sa pagpapagamot kay Lola, wala pa rin itong nagawa. Naging malungkutin si Lolo months after the death of my Lola. Bumagsak din ang katawan niya. Naka-wheelchair na siya ngayon, pero mas naging mabait naman siya sa lahat. Eh, paano naging mabait, Migs? To the point na pinatawag niya lahat ng mga anak niya at humingi siya ng tawad sa mga ito sa pagiging mahigpit niya before, lalong-lalo na kay tita. Ang titang tinutukoy ni Migs ay ang tita kay niya na nagpalaki sa kanya mula nang maaga siyang naulila. Napamasid na lamang ako kay Migs habang ito ay nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita. Ilang minuto na lang pala ay nasa hotel na kami na pinagdarausan ng party. Magarbo ang itsura ng labas ng hotel. Unang beses ko lamang itong gagawin ang umattend sa isang mamahaling party sa isa sa mga pinakasikat na hotel sa Maynila. Totoo ba itong nakikita ko? Pumapasok na ako sa totoong mundo ng kasintahan ko. Bundong kahit kailan ay hindi ko naisip na kaya ko na maabot. May nagbukas ng pintuan ng kotse ni Migs, Papa Dudut. Nahandahan akong lumabas nang may sumalubong sa aming mga staff ng hotel na may pinong galaw pero maasikasong pag-iistima. Sa pagpasok pa lang namin sa lobby ng hotel ay may kung anong maliwanag na mga ilaw ang sumilaw sa aking mga mata. Ang ganda at ang garbo ng chandelier sa kisame ng hotel. Bulong ko sa sarili ko. Ibang-iba sa mga nakita ko sa research ko sa internet. Mas maganda ito sa personal. Pakiramdam ko tuloy ay para akong nakalutang sa langit sa bawat paghakbang na aking ginagawa. Napatingin na lamang ako kay Migs sabay napakapit ng mahigpit sa kanyang mga braso bago ako nagpatuloy sa paglalakad. Sa harapan ay may malaking hagdanan na aming lalakaran. Kulay pula din ang carpet nito na animoy parang sa palasyo ang disenyo. Mas bumilis tuloy ang tibok ng puso ko kahit pa katabi ko lamang si Migs upang ako'y mapakalma. Are you okay? Don't worry, aalalayan kita. Nakasmile na sabi niya bago kami nagpatuloy sa aming paglalakad. Sa unang pintuan, kami dinala ng staff ng hotel. Dito po ginagawa ang party. Kasunod ng paglalahad nito ng kanyang palad kung saan kami direksyon dapat magpunta. Wala nang atrasan, bulong ko sa aking sarili. Sa pagtagal ay parang lumiliit na ang hakbang ng aking mga paa sa labis na kaba at hiya ko. Ang sabi sa kanta, basta't kasama kita, lahat magagawa, wala nang hahanapin pa basta kasama kita. Pero sa pagkakataong yun ay parang hindi ko na kayang humarap sa pamilya ni Migs kahit na kasama ko siya. You look very beautiful, pagbati sa akin ng babaeng unang pinakilala sa akin ni Migs. Nasa loob na pala kami ng reception noon. Kaharap ang matandang kasambahay ng kanilang pamilya. I told you, Yaya, isasama ko si Kate. Ang ganda niya, Sir Migs. Hali kayo, sundan niyo ako sa table ng lolo mo. Tulad ng inaasahan ko, Papa Dudut, ay magarbo ang function hall na pinagdausan ng birthday party ng lolo niya. May mga ilang pamilyar din akong mukhang nakita sa party, mga sikat na artista at maging ilang mga politiko. Ganon pala talaga kapag mayaman. Maraming kaibigang sikat at mayayaman din.
Bagamat mabilis maglakad ang yaya ni Migs, ay para naman ako nanghihina noon. Kaya't parang bumagal ang aking paglalakad. Mabuti na lamang at sinabayan ako ni Migs hanggang sa makarating na kami sa table na naroon ang ilan sa mga nakababatang kamag-anak ni Migs. Si Migs na rin ang nagsimulang bumati sa kanila sabay ng pagpapakilala sa akin. Ang table na aming unang nadaanan ay nakalaan pala para sa mga magpipinsan. Hi Kuya Migs, siya pala si Ate Kate, nakangiting sabi ng ilan sa mga nakababatang pinsan niya. Bigla naman ako naging komportable at nawala ang kaba ko nang nakita kong mabait naman sila. Pakiramdam ko tuloy ay welcome ako sa kanila. Siyempre hindi mawawala noon ang pakikipagbeso. Ilang lakad na lang at malapit na kami sa table ng lolo ni Migs. Sana naman ay maging maayos ang lahat at tanggapin nila ako ng maluwag sa kanilang pamilya. Sa wakas, andito na tayo kay lolo. Nakangiting bati sa akin ni Migs noon. Ako naman ay parang nanlalamig pero pinagpapawisan sa kaba. Bigla ko kasing naalala ang mga dating kwento sa akin ni Migs na mahigpit daw ang kanyang lolo sa kanyang mga anak. Lolo, I want you to meet Kate, my girlfriend. Kasunod noon ay ang pagpihit nito ng otomatikong gulong ng wheelchair niya para humarap sa amin. Banaag ko sa mukha ng matandang pag-uusisa sa akin. Bagay na nagpabagabag sumandali sa akin. Ilang segundo rin ay parang nasa hot seat na ako. Mula ulo hanggang paa ang ginawang pagmasid sa akin ng lolo ni Migs. Wala din itong salita sa akin na animoy minumukhaan niya akong mabuti. Nakakatakot naman oh, nakakakaba ang sabi ko pa sa sarili ko. Mabuti na lamang at ngumiti siya sa akin. Sa wakas ay nakahinga na ako ng maluwag. Agad kong napaamo ang matanda. Maligayang kaarawan po, masiglang bati ko din sa kanya. Maraming salamat, iha. Pabulong na sagot nito. Yun na rin ang simula papadudot ng mas maayos kong pakiramdam. Tama nga si Migs, wala akong dapat na ikatakot sa pagpunta sa party ng kanyang lolo. Nakangiti lang sa akin ang lolo niya at narinig ko pa itong nagbiro. Mana pala sa akin ang apo ko. Marunong pumili ng magandang babae na magiging kasintahan. Kamukha siya ng lola mo Migs. Maganda rin apo. Pantutokso pa nito kay Migs. Ako naman ay napangiti lang. Salamat po ang sagot ko sa kanyang mga papuri. Doon ko rin napatunayan papadudot na hindi pala totoo ang mga sinasabi sa mga pelikula na kapag mayamang Chinese ka ay ayaw mong may mapangasawang mahirap na Pilipino. Iba sila, iba ang lolo ni Migs. Hindi nito tinitingnan ang estado ng buhay ng karelasyon ng kanyang apo. Bagkos ay mas pinakikinggan nito ang tibok ng puso ng kanyang apo. Marahil ay tama si Migs. Lubusan na itong nagbago buhat nang nawala sa buhay niya ang pinakamamahal niyang asawa. Nagpatugtog na rin noon ng isang masayang tugtog. Pwede ba kitang isayaw? Alok sa akin ni Migs noon. Nakita ko naman ang lolo ni Migs na sumenyas na at pumayag daw ako sa inaalok ni Migs sa akin. Napangiti na lamang ako sa matanda at sabay sabi kay Migs na oo naman babe. Hindi nyo na maitatanong papadudot ay aktibong dancer din ako noon sa aming eskwelahan. Sayang lang at napahinto ako ng pag-aaral kaya't hindi ko na naipagpatuloy pa. Sa gitna ng sayawan ay doon naman ako masinsinang nakipag-usap kay Migs. Salamat Migs ha. Dahil hindi ka nahiyang ipakilala ako sa mga kamag-anak mo. Kahit mahirap lang ako. Tinanggap pa rin nila akong maging parte ng pagdiriwang nyo. Siyempre, gusto ko naman na may blessing tayo sa relationship natin. Mamaya, ipapakilala naman kita kay Tita Kay. O sige, nakasmile na sagot ko sa kanya. Ilang minuto pa rin kaming masayang sumasayaw noon, Papa Dudut,
nagtatawanan at minsan ay nagiging seryoso din dahil na rin sa ilang mga usapin tungkol sa aming relasyon. Balang araw, ipapakilala naman ni Migs ang lolo niya kay Papa. Yun naman o ang araw ng pamamanhikan niya. Nakakakilig, hindi ba? Kaya naman naging masaya ang naging pakiramdam ko noon, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi ay wala nang hadlang pa sa pangarap kong buhay kasama ng lalaking pinakamamahal ko. Matapos naming sumayaw ni Migs ay niyaya niya ako sa veranda ng hotel. In a short while ay darating na si Tita. Nag-text lang siya na malilate daw siya sa party dahil sa may mga kailangan siyang tapusin sa opisina. O ayan ha, isa na lang ang kailangan mong makilala and okay na tayong dalawa sa family ko. Bakit ganon? Kinakabahan pa rin ako, Migs. Sagot ko lang sa kanya. Babe, wala kang dapat ipangamba kay Tita. She's the best, Tita. Mabait yun. Naikwento na rin kita sa kanya. And she's very excited to see you. Remember yung naikwento ko sa iyo before na na-inlove na rin si Tita noon sa isang Pinoy? Yun nga lang, during that time ibang ugali ng lolo sa kanya. Naging mahigpit ng lolo sa kanya kaya hindi sila nagkatuluyan ng lalaki. Kaya I'm sure kung meron mang isang tao na pwedeng umunawa sa akin, walang iba kundi si Tita Kay yun. Sana nga, Migs, sagot ko sa kanya. Maganda ang view ng syudad mula sa veranda ng hotel na aming pinagtatambayan. Malilate daw ang Tita ni Migs kaya naman pinalipas na lang muna namin ang oras sa pagmamasid sa ibaba ng building. Maganda at makulay ang nagkikislapang mga ilaw mula sa mga natatraffic na sasakyan na animoy mga Christmas lights. Sa sandaling yon din ay nagkaroon kami ng panahon upang makapag-usap din ng masinsinan tungkol sa aming mga pangarap. Nakakatuwa, Papa Dudut, na pareho kami ni Migs sa lahat. Maging sa mga plano namin in the future, kung ilan ang gusto naming anak, ano ang itsura ng magiging bahay namin at kung paano namin palalakihin ang mga magiging anak namin. Ang gusto ko, lalaki ang panganay natin. At kahit tatlo lang, okay na sa akin yun. Bibigyan natin sila ng magandang buhay at masayang pamilya. Maya-maya pa, nag-text na si Tita. Nandito na raw siya. Excited na sabi ni Migs noon sa akin. I told her to see us in the veranda. Dugtong pa niya. Maya-maya pa mula sa likuran ay may narinig akong bumati kay Migs. Iho, I'm very sorry na late ang Tita Kay mo. Alam mo naman ang mga nakatambak na trabaho sa opisina. Madilim kasi noon sa veranda kaya hindi ko pa namukhaan ang Tita ni Migs. Dahan-dahan itong lumakad papalapit sa amin kung saan ay naroon din ang liwanag mula sa maliit na ilaw ng veranda. Dahan-dahan akong humarap sa kanya na animoy kabado sa kung ano ang pwede nitong maging reaksyon sa akin kapag nakita niya ako. Bagamat hindi ko pa naaaninag ang Tita ni Migs ay nakaredy na rin ako sa walang kasing laking smile na isasalubong ko sa kanya. Ilang segundo na lang. Na ngayon, natanaw ko na ang mukha niya. Teka, parang familiar sa akin ang mukha ng Tita ni Migs. Ang sabi ko noon sa aking sarili. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang Tita ni Migs ay ang mama ko. Marahil ay hindi na natatandaan ni mama kung ano ang itsura ko. O dahil sa dalaga na ako ngayon, wala siyang ideya sa maaaring naging itsura ko years after niyang iwanan ng isang musmos na katulad ko. Tita, si Kate po. Noon ay tila nagbago ang facial expression ni mama na parabang nagdadalawang isip sa mga nakikita niya. Ako naman ay hindi ko na napigilan ang maiyak sa pagkakataong yon. Hindi ko kasi akalain na sa mismong party nila Migs, doon ko makikita ang nanay ko. Kate, are you okay? Tanong ni Migs sa akin. Pero bago ko pa masagot si Migs ay mas pinili ko na lamang tumalikod sa kanila para maitago
ang mabilis na pagdaloy ng mga luha sa aking mga mata. Kate? Anak, ikaw ba yan? Pagtawag sa akin ng tita ni Migs na klarong si mama yon. Hindi natapos ang gabing yon na hindi kami nakapag-usap ni mama. Ma? Ako nga po. Ako po si Kate at malaki na ako ngayon. Ako din po ang girlfriend ni Migs. Naluluhang tugong ko noon sa kanya. Masakit na masakit papadudod sa pakiramdam na sa unang pagkakataon matapos ng mahabang panahon ay sa ganito kagulong sitwasyon ko pa makikita ang nanay ko. Lumabas kasi na pinsan ko si Migs kaya't hindi maaaring maging kami. Si mama naman ay todo ang pagpapaliwanag sa akin sa mga pangyayari noon kung bakit niya nagawang iwan kami ni Papa. Ayon sa kanya ay sinubok niya kaming balikan sa dati naming tahanan noong napatawad na siya ng lolo. Pero anak eh, wala na kayo sa dati nating tinitirahan noong hanapin ko kayo. Nag-hire din ako ng detective na maghahanap sa iyo pero wala silang naging sagot kung nasaan na kayo. At ako din palang makakahanap sa iyo, anak. Anak, patawarin mo ako. Ma, naiintindihan ko naman po kung bakit ka umalis eh. Dahil sa lungkot at pahirap sa iyo ni Papa noon. Pero ma, nagbago na po siya ngayon at mahal na mahal ka niya. Masarap papadudod sa pakiramdam na sa wakas, matapos ang mahabang panahon naming pagkakawalay, ay mayayakap ko na rin si mama. Masarap na maramdamang muli ang init ng katawan niya na dumadampi sa aking balat. Yun ang init ng yakap ng isang ina sa kanyang anak. Marahil marami sa inyo ang nangihinayang na sana ay masayang love story namin ni Migs ay nangyari. Sa umpisa halos hindi makapaniwala si Migs sa mga nangyari at nasaksihan niya. Para nga naman sa mga pelikula lang kasi yung nangyayari at parang malabong sa totoong buhay, hindi ba? Pero natanggap din niya ang lahat. Masaya pa rin naman siya kahit papaano dahil itutuloy pa rin naman namin ang kasalang yon. Yun nga lang, malinaw na after ko makagraduate yon. Maaring matuloy po ang kasala namin ni Migs dahil si Migs ay anak ng lalaking napangasawa ng kapatid ni Mama sa una nitong asawa. Meaning, hindi niya ito pamangkin by blood. Hindi kami magkamag-anak at tinuring na lang si Migs na kapamilya ng Mama mula nang mawala pareho ang parents nito dahil sa isang aksidente. Lahat kasi ng iba pang mga kamag-anak ng Papa ni Migs ay nasa ibang bansa na at kung meron man ay hindi ito naging welcome sa mga ito. At dahil wala nang pagkakabalahan si Mama, kaya siya na ang kumupkop at nag-alaga kay Migs. Kung bakit naman Tita Kay ang tawag ni Migs kay Mama dahil yun daw ang pangalan ko. Isang paalala kay Mama na kailanman ay hindi niya maaaring kalimutan ang nawalay at ang pinakamamahal niyang anak na si Kate. Bukod kay Migs, may kapatid pa ito na totoong pinsan ko. Magulo po pero basta lumalabas na hindi talaga kami blood related ni Migs. Laking pasasalamat nga sa kanya ni Mama na minahal ako ni Migs at inalagaan sa panahong hindi pa kami pinagtatagpo ng tadhana. Si Papa naman ay nagkita na silang muli ni Mama at nagpatawaran na rin sila sa mga pagkukulang ng bawat isa. Bagamat wala pang malinaw na direksyon kung saan hahantong ang kanilang relasyon, ay naging magkaibigan naman sila ni Papa at ni Mama. Tinutukso ko nga lang si Mama na payagan muli niyang ligawan siya ni Papa. Tutal ay pareho naman silang available. Ang huling balita ko ay lumalabas na silang pareho paminsan-minsan. Si Papa nagkaroon na rin ng regular at magandang trabaho sa kumpanya ng kaibigan ni Mama. Kaya may pagkukunan na siyang sakaling mag-iya siya ng date kay Mama. Bagay na ginagawa na niya sa ngayon. Date-date lang kapag may time. Habang sinusulat ko papadudot ang liham na ito, ay nasa harap ko ang picture ni Mama. Nakabox na rin ang ilan sa mga importante kong gamit.
malinis na rin ang cabinet na paglilipatan ng mga gamit ni Sarah dahil siya na ang bagong magmamay-ari ng aking dating cabinet at kwarto. Darating na rin si Migs para sunduin ako dahil titira muna ako sa bahay ni Mama. Bagay na nauunawaan naman ni Papa dahil kailangan daw bumawi ni Mama sa mga panahon na nagkawalay kami. Mother-daughter bonding muna. Nangako din ako kay Papa na ilalakad ko siya kay Mama kaya dapat siyang pumayag na mamalagi ako sa piling ni Mama. Sa ngayon ay masaya po ako sa piling ng dalawa kong pamilya. Bagamat hindi na ako sa poder ni Papa ay madalas pa rin akong dumadalaw sa kanila. Hindi ko din kasi kayang matiis na hindi makita si Bulilit, ang kapatid kong si Sarah, na naging paborito na rin ni Mama. Weekends kaming namamasyal sa tuwing walang pasok sa school at lagi kaming masaya sa mga bonding moments namin. Maraming salamat sa iyo, Papa Dudut, sa pagbabahagi mo ng aking storya. Sana ay mapakinggan namin ito ng mga pinsan kong sina Ate Cheryl at Ate Shine. Hi na rin sa mga dati kong katrabaho sa flower shop. Pangako, Kuya Aldwin, kayo ang gagawa at mag-arrange ng mga bulaklak na gagamitin sa araw ng kasal ko. Respectfully yours, Kate Lee. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories.